sikat na kapamilya actor na in demand ngayon, may bagong update. Ang kanyang paglalahad, tingnan ang mga detalye. Ang mga hindi kasiguraduhan na dulot ng pandemic COVID-19 ay nagbago ng maraming mga pang-araw-araw na gawain natin. Kasama nito ay ang mga mahalagang aral sa buhay at mga pagkatuto at pagka nagpabago sa ating mga pananaw kasama ng ating mga pamumuhay. Ito ang nangyari din kay kapamilya heartthrob na si Joshua Garcia. Sa isang recent interview ng PEP ay ibinahagi ni Joshua Garcia na nagpapakawala na siya o nag-let go na siya ng kadalawang kanyang mga magagarang sasakyan dahil hindi para sa kanya mga ganito. Ibinahagi ni Joshua ito matapos ipakita sa kanya ang isang lumang larawan na kanyang kasama ang kanyang mga Triumph Bonneville T150 motor. Si Joshua ay bala sa promosyon ngayon ng pelikulang Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan na mag-stream sa Amazon Prime Video sa May 18 this year. Mapapanood rin siya sa Unbreak My Heart, isang seri na co-produce ng ABS-CBN, GMA Network at Viu Philippines. Kasama ni Joshua Garcia sina kapamilya actress Jody Santa Maria at kapuso actor na sina Richard Yap at Gabby Garcia. Ang series ay magde-debut sa May 29 sa iba't ibang platform, kabilang ang TFC, Viu, GMA7, GTV at GMA Pinoy TV. Bagamat hindi makakailang cool at nakapagaling na paggamit ang magagarang malaking motorsiklo, mayroon ding mga hindi magandang idudulot ito tulad ng naranasan ni Joshua Garcia. Sa kanyang paglalahad ay sinabi, "Wala, gusto ko lang i-flex yung bike ko. Bakit? Yan yung mga time na motorista pa ako. Ngayon nagbabalik motorista ulit ako. Bumili ako ng Vespa, parang gusto ko ng laruan ng motor lang. Parang gusto ko nga ng mag-ride, kaya lang wala pa akong time ngayon. Parang nahasil ako kasi bawal mo siya isingit-singit. Alam mo naman sa atin, napaka-traffic. So para siyang kotse, kung traffic, traffic talaga. Nakatigil ka lang dyan sa tirik ng araw. Siyempre bumili ka ng biker na jacket na may mga proteksyon ang init nun." Ngunit higit pa sa mga pagkakabalahan, ito ay ang pagnanais ng makapagpahinahon ng makapagpahinga ang nag-udyo kay Joshua na muling surin ang kanyang pananaw sa mga material na bagay. Nagtapos si Joshua na hindi lamang ibenta ang kanyang mga Triumph Bonneville T150 motorcycle, kundi pati na rin ang kanyang Dodge Challenger car na napakalungkot dahil sa bigat nito. Sa dagdag niyang pahayag, "Bibili ka ng motor na maganda, hindi ko pala siya kailangan sa buhay ko. Sad, alam mo, mabenta ko yan na 79 kilometers pa lang ang takbo. Alam mo yan, pinakamalayo kong napunta na bike na yan from Commonwealth Quezon City to Mandaluyong. Isa sa mga realizations ko yan, so after pandemic, nag-reflect ako after ng realizations, tingnan ko yung ganun sa buhay ko. Nagsimula ako maging practical na lang kung ano lang yung kailangan ko. Yung Challenger ko nga, hindi ko pa naupuan yung harap tsaka likod na benta na. Pero at least nabenta ko siya malapit sa price na pagkakabili ko, diba? Hindi ako talo, nagamit pa ako. Ginamit ko lang papapogi, hindi lang nakakagwapo. Anong iyong komento kaugnay dito?" Shoutout tayo kina Aida Castillo, kay Tata Fabros at kay RB Recreo. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.